Topic po natin ngayon, yung mga warning signs na may sira na yung atay natin. Ano yung mga senyales na may sira na liver natin? Maraming klaseng liver disease. Very important ang liver. Ha? Sabi nga, pampabuhay yan. Andito yan sa may right side natin, sa may tiyan. Ang mga possible na sakit sa liver na very common, merong fatty liver. O maraming may fatty liver, matataba kinakain. Pero yung fatty liver ngayon, pag lumalayan, aabot sa liver cirrhosis. Yun ang delikado. Liver cirrhosis, tumitigas, nagpa-fibrosis, parang tumitigas yung liver. Dapat malambot yan, tumitigas siya. So pag tumigas siya, hindi na siya makakatrabaho. Maraming important job ang liver. So ang liver cirrhosis, pwede dahil sa fatty liver, pwede dahil sa hepatitis, meron din ganon. Hepatitis B, hepatitis A, o delikado po yan. Hepatitis B, nakukuha sa dugo yan. Unprotected sex, pwede rin. Meron ding liver cirrhosis na sisira, very common to, alcoholic liver cirrhosis. Sa dami ng alak na iniinom, parang naluluto yung atay, tumitigas. Pag tumigas, hindi na magpa-function, maraming senyales. At ang pinakadelikadong sakit ng liver, liver cancer. Yun talaga po ang delikado. So ano ang 8 warning signs na may sira na ang liver natin? Number 1, very obvious, is pag nanilaw na. Jaundice, tinitingnan natin dito sa mata. So pag madilaw na ang mata, minsan makita mo madilaw na rin yung mga kamay nila. Jaundice yun, may sakit yun sa liver. So, either may hepatitis, namamaga yung liver. Pwede rin naman may barado sa gallbladder stone. Nagbara sa bile duct, pwede rin yon. Pag may gallbladder stone, ang gallbladder na sa ilalim ng liver, nagbara yung sa bile duct, hindi rin makakalabas yung mga bilirubin. So, nag-iipon yung bilirubin sa katawan, kaya naninilaw yung pasyente. Number 2 sign is itchy skin, makati. Okay, usually connected yan sa jaundice eh. Pag naninilaw na, hindi makalabas yung dumi ng katawan, nangangati na rin. Nangangati sila. Number 3, senyales ng may liver disease, spider angioma. Ang spider angioma, dito sa may ano natin yan eh. Dito sa may katawan eh. Usually, nandito sa may tiyan yan. At meron siyang parang makikita mo sa tiyan, merong mga pula-pula. Para siyang spider. Pero pag pinres mo, mawawala. So, pag tingnan nyo yung katawan nyo, meron kayo nakitang mga pula-pula na parang spider na maraming paap. Tapos, pag pinares mo nawawala, pa-check tayo. Pa-check tayo sa doktor. Possible minsan may liver cirrhosis or possible liver cancer. Yan ang sign. Isa pa dito, sabay na natin sa spider angioma, hindi ko lang naisulat dito, palmar erythema. Buti wala tayong palmar erythema. Tingnan nyo yung kamay nyo, palmar erythema. Namumula dito. Namumula. Oo, may pasyente ako noon, may liver cancer. Hindi ko na... O, nung nakita namin, eh, matagal na namumula dito. Ano, pag hindi ganito pula, talagang pulang-pula siya. Para siyang maga. Yun ang palmar erythema, pwedeng liver cirrhosis or liver cancer. Yan ang mga nakikita na senyales. Number 4, frequent bruising and bleeding. Konting gas-gas lang, dugo agad. Ang liver kasi natin, yan ang gumagawa ng mga bagay para mag-clot, magbuo ang dugo natin. Pag nasira ang atay natin, hindi magbubuo ang dugo. Kahit masugatan ka, baka 2 minutes na, hindi pa rin, dugo pa rin siya ng dugo. So, konting galaw lang, frequent bruising. Kaya nga, pinapacheck pag may liver problem, yung ProTime. Yan yung nakikita mo yung gano'ng kabilis magbuo ang dugo. Gusto mo mabilis magbuo para pag nasugatan ka, hindi tayo magbi-bleed to death. So, pag liver problem, dugo ng dugo, matagal. Number 5, ito, pag barado na talaga yung liver, may liver cirrhosis na, hindi na maganda yung daloy ng dugo. Kasi may dugo tayo galing sa paa, aakyat yan eh. Usually, dadaan yan eh. Dumadaan pa nga yan sa liver. So, magmamanas ang paa. Number 5, senyales ng liver disease, swelling of the feet. Kasi nga, nababara na. Bukod sa pamamaga ng paa, number 6 is namamaga ang tiyan. Pag yung tiyan lumalaki,
Oo, hindi siya taba ah, kaya lumalaki ang tiyan. Lumalaki ang tiyan kasi may tubig. So, number 5 symptom, swelling ng paa, tubig sa paa. Number 6 symptom, tubig sa tiyan. Ascites ang tawag dyan. Kaya, halatang halata eh. Parang buntis na ano. Alam mo yung forma na tubig eh, mabilog. Hindi ka tulad yung mataba na bilbil. Alam mo, nakalaylay lang yung bilbil. Number 7, nakakatakot na senyales ng liver disease ito. Pero nakakita na ako nito eh. Vomiting of blood. Pasensya na po ah. Sumusuka ng dugo. Tsaka maraming dugo. Bakit sumusuka? Dahil nga nagbabara yung sa portal vein, sa portal hypertension, nagkakaroon ng maraming parang varicose. Itong esophagus, may mga veins dyan, hindi na makadrain. Hindi na maayon nang bumalik sa puso, nababara. Kaya palaki ng palaki yung ugat dito sa may esophagus. Kaya pag ubo, pag suka, napupunit, susuka ng dugo. Delikado po yun. And number 8 is hindi makatulog. Insomnia. Kasi nga, dumadami yung mga dumi sa katawan. Accumulation of toxin. Yung mga may liver disease, nagko-comatose sila eh. Nagko-comatose. Ng hepatic coma, natutulog na. Kasi nga yung hindi na mailabas ng liver, yung mga dumi ng katawan na pupunta na sa utak, natutulog na sila. Hindi na magising. So ano gagawin natin? Ito, pinakamahalaga. 7 tips para hindi masira ang atay ninyo. Mahalin, love your liver. Number 1, kung pwede, iwas alak. Simple lang naman eh. Kung meron ka ng liver disease, may fatty liver, liver cirrhosis, wala na yung mga red wine, o one shot ng beer, o dok, pagbigyan mo ako, red wine is good for the heart. Wala na yung ganung usapan. Tigil na totally ang alak. Basta may liver problem na. Diba? Hindi na talaga po pwede kasi masisira talaga yung atay natin. Number 2, huwag magpapataba, healthy weight, exercise regularly. Kasi nga, pag hindi tayo healthy weight, pwedeng mag-accumulate ng taba. Number 3, umiwas sa matatabang pagkain. Alam nyo naman, mga fast food, fatty foods, hot dog, processed meat, diba? Puro karne, magpa-fatty liver tayo dyan. Mataas ang cholesterol, magpa-fatty liver. Nababalot ng taba. Pag nabalot ng taba yung atay, magkukulay dilaw yan na mababalot ng taba, pwede ka mag-liver cirrhosis. Marami ngayon may fatty liver, nakita sa ultrasound. Bukod sa bawas taba sa pagkain, eat healthy, kailangan malinis ang pagkain. Diba? Medyo ingat tayo sa mga pagkain sa kali. Eh. Hindi ko naman sinasabi hindi malinis. Pero kailangan mag-iingat tayo. Kaya, di ba sinasabi, huwag ka kumain dyan sa tabi-tabi, ma-HEPA-A ka, baka ma-HEPA ka. Oo, pwede po yon. HEPA-A, HEPA-E, nasa maduming pagkain yon. Tapos, yung mga tatamaan ng hepatitis, pag dumumi sila, yung dumi nila, may mga virus din yon. Tapos, magluluto sila, mapapakain sa tao, eh, makakahawa yan. Maninilaw yan. Okay? Number 4, mag-ingat din tayo sa pag-inom ng sobrang vitamins, sobrang supplement, at sobrang paracetamol. Sa normal dose, yung iba kasi na parang nagaganahan sa vitamins, yung sobra-sobra na. Kaya pag ihi mo nga, sobra na nga dilaw, ibig sabihin, hindi na na-absorb ng katawan mo yung vitamins, iniihi na nga. So dapat normal dose lang ng vitamin, wag sobra-sobra, baka may vitamin C ka na dito, may vitamin B ka na. Tapos meron ka pang extra multivitamin, dagdag ka ng dagdag, hindi po maganda. Pwede masira ang liver. Okay? Isa ding common is paracetamol. Paracetamol, misa kasi may iba umiinom ng paracetamol for fever, may paracetamol for pain. Hindi nila alam yung iniinom nilang branded na gamot, may paracetamol pala. Pwede tayo ma-overdose. Ang number one overdose sa liver ay paracetamol. Bakit? Kasi sobrang common eh. Lahat ng bahay may paracetamol sa lagnat. Safe nga, kaya lang, pag nasobrahan yung dose, sira ang liver. Number 5, pwede mag-detox. Yung sabi ng detox, mas healthy kakainin, mas natural, mas organic, wala masyadong chemical. Number 6, tigil sigarilyo. Oh, sigarilyo talaga, magkakos ng liver cancer din. Nicotine, masama.
And number 7, iwas sa unprotected sex. Kasi nga, pag may hepatitis B, pwede ka mahawa. Napakaraming Pilipino may hepa B. Magugulat kayo. Yung huling study, nakita ko 16%. Around 16%. So, ibig sabihin, mga 16 million Filipinos, ganun karami. May isa sa pitong, ganun, na may hepa B. So, delikado po. Ingat tayo sa yung mga iba, sa droga, sharing of needles. Kaya minsan sa iba, sinasabi, mag-ingat, di ba? Kahit sa mga blood transfusion, di ba? Chine-check muna yan. Wala pang hepa B yan. Wala bang AIDS yan. O sa sex din, pag yung partner may hepa B, pwede mahawa yung isa. Kaya nga merong bakuna for hepa B. Ako nga, nagpapabakuna ako for hepa B. Ano ang mga tests para malaman kung may liver problem? Ultrasound ng buong tiyan, ultrasound of the liver. Anong blood test? Kompletuhin mo na. May CBC, may SGPT, SGOT, yun importante. SGPT, SGOT, dapat mga 45 and below. Pag mataas yan, umabot ng 100 o 1000, baka may hepatitis yan. O meron din mga SGPT, SGOT, alkaline phosphatase, kailangan din yan. Meron ding ProTime para makita kung maganda yung function ng liver. Pinapacheck rin namin yung TPAG. TPAG is albumin. Sinecheck yung albumin. Pag mababa ang albumin, gumagawa kasi yung liver ng protina albumin. Pag bumaba yung albumin, yung sabihin may sira na rin yung liver. Pag kulang tayo sa albumin, hindi na ma-absorb o hindi na mahawakan ng blood vessel ang dugo kaya lumalabas. Ewan ko na ito dyan. Nagsisip kaya nagmamanas. Kaya yung mga taong may liver disease, may gamot yan. Punta kayo sa gastroenterologist. May gamot binibigay. Isang healthy food. Alam niyo ano pinapakain namin sa may liver disease? Diba? Egg white. Diba? Ano ba ang egg white? Egg white is albumin. Diba? Oh, egg white albumin, sa papakain namin. 6 na egg white o 10 egg white. Egg white lang ha, hindi kasama egg yolk. Mataas ang cholesterol ng egg yolk. So yan ang pinapakain namin, mga 6 na egg whites in a day. Kasi albumin yan, kailangan yan ng katawan natin. Okay, sana po nakatulong to. Ingatan na natin ating liver, tigil alak, lalo na kung may liver problem. Mas healthy yung pagkain, di ba? Doon tayo sa malinis lang. Tapos i-check natin yung atay natin from time to time na hindi tayo overweight, na wala pa tayong fatty liver. Kasi yung fatty liver, pag hinayaan, number one cause, aabot sa liver cirrhosis. Pag nag-liver cirrhosis, delikado po. Kung takot tayo sa kidney failure, matakot din tayo sa liver failure. Sana nakatulong tong video natin. Alagaan po ang ating atay. God bless.